May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Sa gitna po yan ang investigasyon sa kanya ukol sa mga alegasyong sexual abuse ng ilan sa mga dating miyembro ng kanyang grupo. Sabi pa ni Quiboloy, tinitiktikan siya sa sabwatan daw ng Pilipinas at Amerika para siya'y kidnapin at patayin. Pero sabi ng ilang senador, kung hindi pa haharap si Quiboloy sa susunod na pagdinig sa Marso, ipapa-aresto na siya. Nakatutok si Salima Refran. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Boses! Bakit naman? Ayan o, nakikita na namin yung mukha mo dyan. Again ha, again. O, papaliwanag ko ulit. Hindi natin, disregard natin yung mga nangyayari sa paligid. Focus lang tayo dun sa kanyang mga sinabi. Doon lang sa kanyang mga sinabi, yung 30 minutes lang yun, doon tayo nakafocus. Hindi yun doon sa hearing ng mga tarantado dyan sa na mga ano niya, na mga testigo ni ano, ni Risa Ontiveros sa People's Initiative, yung kakurakutan ng mga mambabatas. Wala tayo doon. Wala tayo doon. Nandoon tayo sa yung konteksto ng kanyang sinabi. Yun. O, sige, diretso. Lang at walang video ang inilabas na pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro sa pagdinig ng Senado. Gawa-gawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na... Sana all pinag-aagawan. Gym pa naman ako ng gym, di naman ako pinag-aagawan. Tapos si Pastor, sa bagay mayaman siya, meron siyang jet fighter, meron siyang mga helicopter, tapos meron siyang, basta mayaman siya eh. O, pag-aagawan nga naman siya. O, kaya kayo, huwag kayo magpasyadong, huwag niyong pakakaramihan ng inyong mga pera. Because great power comes with great responsibility. Hindi, tsaka ito yung hindi ko kasi gusto kay Pastor. Ito lang ha, ito atin lang ha. Ang hindi ko gusto kay Pastor is, sinasabi niya na mayaman ako. Ayan o. Mayaman na tayo pag nangyari ito, sabi niya o. Kasi mayaman daw siya. Eh Pastor naman, hindi ka naman yumaman kung hindi dahil sa mga members mo. Bakit hindi mo sabihin na mayaman kasi tayo? Diba? Kasi yung pera naman na tinatamasa mo ngayon, galing naman yan sa pinaghirapan ninyong lahat ng buong simbahan. So sana mayaman tayo, hindi yung mayaman ako. Eh kaya ka naman yumaman dahil sa mga member mo. Diba? Ang sinasabi ko, kasi naman to si Pastor eh. Dapat di ka nalang nagsalita eh, na-expose patuloy na may pagka-narcissistic ka eh. Sabi ni ano eh, ni Bicolanang Makulit eh. Okay na tayo sa pagtatanggol sa'yo dahil DDS ka kahit na binudol mo yung mga tao eh. Oo, kampi na kami sa inyo sa away nyo ni Risa eh. Tapos bigla kang nagsasalita ng ganyan, single ako, pinag-aagawan ako, pagtapos na ako, maghindi, mapapahiya, babaliktad sila sa akin. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo. Ay, tayo niyan. Paano kami maawa sa iyo? Ang yabang mo. Maawa kami sa iyo kung medyo mapagpakumbaba ka. Hindi. Talaga naman to si Pastor, oh. Ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinagagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang. Mayaman na tayo, mga pag nangyari ito. Tantindi, no? Pinag-aagawan ako. Wow. Lakas ha. Iya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ng lahat ng istorya. May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago na raw si Quiboloy. May patong na raw kasi sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion. Ang takin mo, 43 counts of sex trafficking. But again, if you are a sex trafficker 43 times, multiple sex trafficking, is it enough para i-liquidate ka? Papapatay ka nila? Anong purpose? I mean, if I am US, what's my purpose of liquidating you? What's in it for me?
Anong ginawa mo sa bayan ko na kailangan kitang gurgurin? Diba? I mean, that's just a fair question. Gusto kong maniwala sa'yo, pero hindi kaya praning ka lang? Pastor, hindi kaya medyo parang aligaga ka lang dahil nga dito sa mga kinakaharap mo na to na kaso? Dahil may problema ka na doon, may problema ka pa dito. Hindi kaya parang medyo, alam mo yun, na syempre tao lang naman tayo, di ba? Frailties of a man ba? So hindi kaya, Pastor, na ganun lang? Kasi hindi ko talaga makita kung ako kung magpapapatay ako ng isang Pinoy na may silbi sa akin or mayroong, kumbaga, mayroon akong mahihita. Dededuin ko si PRD o kaya si Inday para yung mga kandidato ko na mga pro-America, yung manalo. Well, hindi ko talaga, sabi nga ni Leo Okada, na paranoid na siya sa sitwasyon. Naiintindihan ko naman yun. Pero, ayun na nga, sana lang, mga malapit kay Pastor, kapag sa tingin nyo, si Pastor is not in the right state of emotions. If he's not in his good state of emotions, wag na siyang salita muna. Galit ba kayo sa akin? Huwag kayo magagalit sa akin. Ganun lang talaga si Busdada. Pinaglalaruan lang niya yung inyong mga isip. Lagi ko sinasabi, for you to have something to ponder upon, sabi ni Junebug. Ikaw kasi, Busdada, ang pinakabully sa lahat ng bully. Kaya na-excite kami sa reaction mo. Busy ako. Kanina ko pa iniisip to. Sabi ko, Pop, ano kaya ang angulo ko dito? Kasi andali lang sakyan nito. Kasi ako bilang DDS, I will just automatically side with Pastor Kibuloy. Because again, Pastor Kibuloy is sa DDS. Pero sabi ko, i-challenge ko yung sarili ko at tingnan ko naman yung ibang mga angulo. Hinanapan ko ng hindi maganda yung kanyang speech. Kaya ang pinakinggan ko, kundi lang tatlo, mga limang beses eh. Ang dami kong nakitang mali. Tapos bigla ko naalala, ching! Naalala ko, ay putya, binudol pala nito yung mga Pilipino ha. Ito yung debate, sa kanya lang umaatin, tapos binibigyan pa nila ng kodigo ha. Ito yung kaibigan ni PRD, pero hindi siya pinakinggan ha. Ayun. Sige, yan na natin. Yan, tama to, Albert, komedya. Sa korte, dapat to dalhin. Yun naman talaga eh. Dapat sa korte. Tayo rin nananawagan na sana sa korte. O kasi, si Pastor, bakit? Nagtatago siya kasi daw may gustong pumatay sa kanya. Hindi ko alam kung nakakuha ba siya ng technique kay Tevez. Pero, mayroon daw gustong pumatay sa kanya kaya nagtatago na siya. Hindi ko alam kung yun din ang utos sa kanya ng legal team niya. Palabasin niya na may threat sa buhay niya kaya hindi siya pwede magpalutang-lutang. Pero naisip ko naman na wala ka pang kaso, wala ka pang warrant of arrest, nagtatago ka na. Di ba parang sign of guilt yan? May intel daw siya. Ayun na nga. Yung intel niya nga mukhang yung babaeng ahas eh. Yun nga ang hindi ko matanggap. Kasi ang intel niya yung babaeng ahas. Ayan. They are after him because he managed to enter USA and prosper under their noses. He's becoming influential and is a big threat to all oligarchs. Ha? Huh? He's a threat to oligarchs? How? Paano siya magiging threat sa oligarch? First off, hindi naman siya politician. He's a businessman and definitely there are businessmen in the Philippines richer than him. So I do not, and if you prosper in the US, will the US hate you? Kilala niyo ba si Lloyda Lewis, Pilipina yun?
sobrang yaman yun sa Amerika. Yun nga ang financier ng ano, ng Liberal Party. I don't get this. Ano. I don't get this comment. But I appreciate and I respect your comment. Ayan. Sabi nito, ayaw mo lang. Hindi ko nga ayaw si Marlica eh. Kaya lang, hindi ako, maraming mga sinasabi si Marlica na hindi ko pinaniniwalaan kasi nga walang ebidensya. Yun naman ang lagi natin sinasabi na when you expose something, you should have an evidence. O kita mo si Banat ba yun nakaraan? In-expose niya na ang Iglesia ni Cristo ay hindi pabor sa PI. Anong ginawa ng mga vloggers? Tinawag siyang fake news. O makalipas ang ilang araw, ano nangyari? O nagsalita ang Iglesia ni Cristo. O. So ang tanong, fake news siya o hindi? Yun mga bossing kayo talaga. Hindi ako galit kay Marlica, ano ka ba? Hindi naman niya ako kinuha na ng 5,500 si Banat Bay naman eh. Oo, pero ang mas sinasabi ko lang, hindi 100% sugo ng langit si Marlica na wala na siyang maling sinabi. Marami siyang mga in-expose na kabulastugan talaga. Pero meron din siyang mga exposes na nagkatotoo naman and good for her. Oh, sige na. Oh, ito. Iyan na natin. I-play natin. First shot, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance na raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million. Ay tayo dyan. Si Marlica, ganyan magsalita. May patong daw si Marlica, $10 million. May pinapunta na daw dun sa Amerika para guru-gurin siya. Diba? Para makikita ko si Marlica kay Pastor. Pastor naman, ang daming-daming mapapanood. Panoorin mo sa Bagong Lipunan. Or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradisyon. Mainit rin ang birada ni Kibuloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Anya, may sabwatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. Ayun, sana Pastor, nung sinabi mo, you should have, you know, exerted more effort in showing us proof na meron talaga. Because it's just easy for them to deny this. Because again, wala kang evidence eh. Kung meron kang intel, pero yung intel ba na yun is intel din na nagpo-provide ng information sa gobyerno? Yun lang yun. I mean, as much as I want to believe you, pero if you are just saying things na wala ka namang wala kang ebidensya, medyo may hirapan akong maniwala sa'yo. O kasi kahit galit ako dyan kay Romualdez at kahit na banas ako sa mag-asawang Marcos, hindi ko pwedeng dahil lang ginigipit ka, kukunin mo yung simpatsya ng tao kasi gagamitin mo yung galit ng tao kay Romualdez at saka sa mga Marcos para samahan ka sa laban mo. Ginagamit mo na kami niyan, sir. Binubudol mo na kami niyan. Binudol mo na nga yung mga members mo into voting for them. Pati kaming hindi mga members mo, binubudol mo na. Yun lang po sana, sir, ang gawin natin. Maglabas ka ng ebidensya. Ito, ayan. Ito yung text ng intel ko. Ayan. Sabi niya, Ay, nako. Tama yan, Josie Ima. Paano ka namin ma-fact check? Kasi ganyan, ang usapan kasi ngayon, kanya-kanya nang gawa ng chismis. Hindi nga tayo naniniwala sa chismis sa Senado eh. Tapos maniniwala tayo sa chismis ni Kibuloy. Siyempre, dapat patas tayo kung di tayo naniniwala sa chismis ng Senado dahil walang ebidensya, puro salita. Pag nagsalita si Pastor nang wala rin ebidensya, di rin tayo maniniwala. Ganun lang yun. Diba? Tama ba? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo.
Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon? Ba't tinatanong mo sila, sir? Pastor, ba't mo sila tinatanong kung kumpirmado yung intel mo na nakipagsabuatan sila sa FBI? Pastor, pinapahamak mo yung sarili mo eh. Sinasabi mo kanina na nakipagsabuatan ng gobyerno natin, tapos ngayon tatanong mo, totoo ba na gumawa kayo? Eh, pag sinabi nilang hindi, paano na, magpapakita ka ba? Hindi, hindi totoo yan. Magpapakita kasi sumagot na si Romualdez, ha? Sabi ni Romualdez, eh, malabo yung sinasabi niya. Gusto niya, harapin na lang niya yung kaso niya. Yun ang problema niya. Hindi naman ako, ba't ako dinadamay niya dyan? Yun lang ang sa akin, ha? Yun lang sa akin. Kasi kung talagang kumpirmado at tiwalang-tiwala ka sa intel mo, eh sana, hindi ka na nagtanong. Kasama ng FBI na ako ay inyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Yun lang. Inupo-upo nyo yan, tapos bababain nyo. Sana hindi nyo yung pinupo. Sana noon pa, hindi nyo na kinandidato. Huli na ang lahat. Sinong tanga ang bababa sa posisyon? Dahil lang, ano, sa'yo. Patay tayo dyan, Pastor. So ngayon, dahil ikaw na yung apektado, Ucha, pinabababa mo na. Nung kami yung apektado, pinabababa namin ang tahi-tahimik nyo. Ngayon ka lang nagsalita ng ganyan tungkol sa kanila. Dahil kayo na yung apektado, ay patay tayo dyan. Tayo pagkaganyan. Mag-resign na kayo! Gate pa ni Kibuloy ang lahat daw ng... Ang diktador mo naman? Ang diktador. Pag-resign na, ay mag-resign na kayo. Pero hindi dahil sa iyo, Pastor, dahil sa amin lahat. Ikaw naman, inaako mo naman lahat eh. Baka mamaya mag-resign niyang bukas eh, sabihin mo na naman, naghimala ka na naman. Ayan ang pinupunto natin. Sana hindi na lang binoto. Hindi na lang nakinig kay PRRD kasi noon. Alam nyo kasi, may mga pakinabang kayong lahat. Eh, pare-parehas kayong hindi mga nakinabang. Ayun, kaaway nyo na ngayon. Ito maganda tong comment. Boss Dada, ako nakikita ko lang dyan is gusto ng mga dilawan mawala si Pastor Kibuloy. Yun nga! Yun din ang nakikita natin. Dilawan ang may pakana nito. Si Rizal Tiberos, dilawan tayo yan. Yan ang may pakana nito. Sana nag-focus ka na lang dun. Sana hindi ka na muna ng damay ng ibang tao dahil unang-una sa lahat kasalanan mo din kung ba't nandiyan yan mga yan. Ayo talaga oh. Oh, babangon tayo muli. Ha? Bumangon na ba? Ano na nangyari sa bagong Pilipinas na yan? Ito ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga dito, good ako dito. Good ako dito sa sasabihin niya dito. Kasi yan yung katotohanan. Na nadadamay siya dahil kaibigan siya ng mga Duterte. Yan, totoo yan. Tama yan. Palakpakan natin yan. Sabi ni All Rock Boss Dada, hindi si Pastor ang kalaban ng bayan. Sinabi ko bang siya kalaban ng bayan? Hindi ko naman sinabi siya kalaban ng bayan. Ang sinasabi ko, meron siyang mga binitawang salita na hindi akma doon sa gusto niyang maintindihan ng tao. Oh, ganun niya. Sabi naman nito ni Ray McQuill, connect yan sa administrasyon. Let's say, konektado yan. May go signal nila. Wala tayong ebidensya. May ebidensya tayo dun kay Risa Ontiveros. Dun tayo mag-focus. Oo. Oh. Ah, sige. Diretso na natin. Diretso na natin itong ano na ito. Ganda itong sinabi niya dito mga bossing at papalakpakan ko si Pastor Kibuloy dyan. Kasama mo ako dyan. Ako parehas na ano, parehas itong ating opinion pagdating dito. Sana yan na lang ang sinabi mo.
false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Oo, wala namang kakwenta-kwenta talaga yung investigasyon ni Riza. Kaya nga si Riza, makita mo na talagang hinihiring niyan dahil gigil siya kay Pastor. And diba, sabi nga niya kanina eh, huwag ka nang magpa-victim. Umatin ka na lang sa March. Lahat ng sinabi mo na yan, sabihin mo dito sa Senado sa March. Diba, yun ang sinasabi niya, no? So, alam mo na talagang gusto siyang mabasyo ni Riza Ontiveros. Alam mo, Pastor Kiboloy, huwag kang magtago. Bakit? Kasi pag nagpunta ka sa Senate at ikinulong ka nila sa Senate, bayani ka. Bayani ka, Pastor. Maniwala ka. Bayani ka. Baka lalo kang i-worship ng lahat dahil at mabilib ang lahat sa'yo dahil hinarap mo yan. Kasi sabi nga nila, yun daw pagtakas, pagtatago is a sign of guilt. Ginamit nila yan kay Tevez. Ang problema lang kay Tevez is hindi siya nagtago. Pumunta siya sa Amerika at nagpapagamot siya, tapos biglang may nangyaring ganito, hindi na siya umuwi. Magkaiba yun. Diba? So, diretso. Sinusubukan pa namin kunin ang panig din na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabwatan sila sa mga Banyaga. Ay, so, ayan. So, dininay. Nagtanong siya, dininay. What's next? You get my point, Apollo Kiboloy? Pastor Apollo, do you get my point? Na kung hindi mo sana dinamay itong mga ito, kuha mo pa sana pati simpatya ng mga loyalista. Hindi. O yan, dininay na ni Speaker. Idi-deny ni BBM. Hindi naman pala sagot si BBM. O yung denial ni Speaker is denial na din ng mag-asawa. So what's next? So nasagot na nila yung tanong mo. So what now? Ayun. At paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si... Ayan, tuloy. Pumangit pa yung ano. Pumangit pa yung image mo. Sabi nito ni Tambaluslos. Eh, nagsasalita yan ng ganyan kasi iniiwasan lang niya. Iniiwasan lang niya itong issue. Harapin mo na lang yung kaso mo. Diba? Nakakahiya. O di parang lumalabas pa ngayon. Pa ngayon may kasalanan. Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Senator Riza Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children. Alam nyo mga bossing ha, hindi sige tapusin ko ito tapos meron ako sasabihin. Kaya imbestiga kay Kibuloy, harapin na lamang nito sa Senado mga alegasyon laban sa kanya. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang... Hindi naman legal yan sa inyo. Ah, hindi legal yan. Kasi sanctioned na nga yan ng Supreme Court. Yung kanilang hearing in aid of legislation. Proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Ay, dyan. Gusto na siyang arestuhin ng FBI. CIA, pati ng polis natin, patay. Ay, nako. Ayun. So, yun yung masasabi ni Ontiveros. Meron pa ba? Sa mensahe ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Kiboloy. Pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Kiboloy sa mga krimeng kanyang ginawa. Para sa GMA... Ayun. Patay tayo dyan pagka ganyan. Paano angulo natin niya? Hindi, ito naman mga bossing, ito naman yung masasabi ko tungkol dyan. Kanina, mga boss, may poll si Banat Bay sa kanyang community. Sa nag-post siya sa YouTube, may poll siya. Naniniwala ba kayo kay Kiboloy? 92% ang naniniwala. 8% yung hindi naniniwala kay Kiboloy. Tapos nag-live ako ngayon. Tapos yung live ko ngayon, medyo hindi ako leaning into
being sold doon sa mga sinabi ni Kibuloy sa kanyang statement. Now, ang gusto kong i-point out is, kaming mga banateros, nagpo-poll kami, hindi para makita namin kung ano yung mas marami, tapos doon kami sa side. Hindi kami ganun. Itatry namin na yung 98% na naniwala sa kanya, i-challenge natin yung kanilang reasons, yung reasoning nila, bakit sila pumanig kay Pastor Kibuloy. Pumanig ba sila dahil naantig sila sa sinasabi ni Kibuloy? Kasi kung pumanig lang kayo kay Kibuloy dahil naantig kayo sa sinasabi niya, medyo delikado tayo sa 2028, mga bossing. Delikado tayo sa 2028 kasi nagpapadala pa rin kayo sa emotions. Dapat pinagagana natin ito. O, pinagagana natin ito. Tingnan natin. O, i-challenge natin yung ating mga sarili. O, kailangan hindi tayo impulsive pagdating sa pagdidesisyon. O, hindi pwedeng, okay na to, bilinggo na to. Tapos, pag nag-ikot tayo, may makikita pa pala tayong mas mura, magsisisi tayo bala. Magsisisi tayo dahil nabili na natin to, mas mahal, parehas lang naman to, pero mas mura. Maniniwala na sana ako, pero sabi niya kasi habulin siya ng babae. Habulin naman talaga. Kita mo, ang dami. Hinahabol siya ni yung Tiberos. Uy, si Banat Bay daw, ha? Si Dominic Roque, ang kanyang topic, at saka si Bullet, at saka si Christopher Min. Si Christopher Min, ang tanda na, chismosa pa, no? Hayop na babaeng yan. So, kasi ako, nung nakita ko na 98%, ay 92% yung bumoto ng naniniwala kay Kibuloy, I should have just gone there. Sinakyan ko na lang sana to. Eh di sana, ang saya-saya natin lahat. Pero ang ginawa natin, sinubukan nating sumaid doon sa 8%. Kasi sigurado ko yung 8% na yun, mga dilawan yun, mga hater ni Banat Bay. Pero pumunta tayo doon, tapos tinignan, eh yung mga yun, galit lang yun sila, wala rin mga reasoning yun. So as early as now, mga bossing, sabi ni ano, as early as now, mga bossing, practicing na natin na huwag magpapadala sa emosyon, huwag magpapadala sa drama, huwag magpapadala sa ganda ng sinasabi. Tingnan natin yung mismong tao, yung karakter niya. Siya ba'y dapat pagkatiwalaan o hindi? Ganun. Okay, so naintindihan nyo na yung punto ko, bakit ako ganito.